Magkano ang hospital bill ko for cesarean delivery? Magkano aming hospital bill ko as a cesarean section sa public hospital pero under private room and private OB? So kung interested ka rin na mag-cesarean section, kung interested ka rin na manganak sa isang public hospital and also under a private OB and mag-stay sa semi-private room, ayun, I hope na makatulong sa inyo to magkano yung nagastos namin sa hospital bill. Nanganak nga pala ako, mommy, sa Baguio General Hospital. It is a public hospital, pero meron akong private OB na si Dr. Sumera Ramos na residente din siya ng Baguio General Hospital. And siya ay isang private OB. So, i-discuss ko kung magkano ba yung nagamit namin from professional fee, magkano yung rooms, and magkano yung bill ni baby sa pediatrics. Ayun, so, andito lahat yun. As you know, mommies, depende sa kung saan kayo papasok dun sa mga category yun, is may iba't ibang presyo yung from room and board at saka ibang mga gamit sa hospital bayad sa mga miscellaneous, nag-a-adjust lahat yun. So, halimbawa, if you choose yung charity ward, talagang halos wala kayong mababayaran. Sagot lahat ng public hospital yung mga expenses nyo sa hospital. Tapos, tataas siya ng konti if gusto nyo mag-pay ward. Pataas siya ng pataas. So, the more na mas gusto nyo yung comfort and exclusivity is madadamay lahat ng mga bill sa hospital bill nyo. As ganun yung pagkakaintindi ko dito sa mga binayaran namin. Bill reveal na tayo. Separate nga pala yung bill ko at saka bill ni baby. So, bill ko muna tayo. Ang total is $39,652.19. So, ito is nabawas na yung PhilHealth lahat ng babanggitin ko dito. Isa-isahin natin. For room and board, pay ward, $683.84 per day. Oh, wow. 2 days kasi kami doon sa hospital. So, yung total amount is $683.84. So, meaning, $300 plus lang per night yung room namin. Sulit siya ha, kasi papakita ko yung video dyan. Ayan, okay naman siya. Tapos, di ba, kompleto naman. Para imagine, $683 lang pala yung aming bill. 2 days na yun. Ward procedures, pay ward. Hindi ko alam kung ano mga ganap dito, kung anong binayaran ko dito. $815 yung binayaran ko. Tapos, for birth certificate, is may bayad pala yun. Ayan, sa records, ₱100. Tapos, our medical supplies, $252.85 lang siya. So, mula sa mga room na nagastos ko, birth certificate, medical record, and medical supplies, kung tatansyahin ko is wala pang 2,000. So, baba pa siguro dito kung ano kayo, wala kayong private doctor. Tapos, yung pinakamalaki kong binayaran is doon sa PF, professional fee ng aking 2 doctor. Professional fee na aking anesthesiologist, ito yung price niya is $10,800 yung kanyang PF. And then, ang pinakamalaking PF dito is yung kay Doctora Filipina Ramos. Yung aking private OB, ang PF niya is $27,000. So, ayun. All in all, ang total ko is $39,652.19. Bawas na dito, guys, yung PhilHealth. Yun. Total bill ni Baby Elias is $4,519.20. So, super okay din siya, affordable. And halos wala rin akong binayaran. Ito na yung breakdown. Drugs and medicines, ₱3.84. Ang saya siguro, sobrang dami na subsidized na PhilHealth dito. Tapos, miscellaneous medical supplies, pharmacy is ₱15.35. Sobrang mura lang niya kapag manganak kayo sa public. Tapos, ang pinakamahal lang dito is yung professional fee ng pedya ni baby. So, ang professional fee is $4,500. So, grand total na bayaran ko sa aking scheduled cesarean delivery sa Baguio General Hospital for 2 days is $44,171.39. Hope na nakatulong sa inyo to. Till next video na lang. Comment na lang kayo for other questions para masagot ko. Thank you. Bye!